Magandang hapon sa inyong lahat. Nandito na naman po ako uli si Ginoong Rodil y Raymundo upang turuan kayo ng Araling Panlipunan. Tingnan ang mapa isa baba. Pagpalagay mo na ikaw ang nasa gitna ng Pilipinas. At ang iyong mga kamag-anak o kaibigan ay nakapalibot sa iyo. Sa pamamagitan ng lapis at ruler, matutulungan mo ang iyong sarili na malaman kung gaano kalayo at kung hanggang saan lamang ang hangganan ng lawak ng bansang Pilipinas. Taga saang bansa ang pinakamalapis sa iyo? Taga saang bansa ang pinakamalayo? Ano ang ginawa mo para masukat ang layo ng ibang bansa? Ang Pilipinas ay bansang ating sinilangan. Atin itong minamahal, pinagmamalaki, at patuloy na itinatangi sa lahat. Kaya bilang isang Pilipino, marapat na pahalagaan at ipagmalaki mo ang taglay na lawak ng ating bansa. Pagkatapos ng araling ito ay makapagsasagawa ka ng interpretasyon tungkol sa kinilalagyan ng bansa gamit ang mga batayang heograpiya tulad ng eskala, distansya at direksyon. At matataluntun mo ang mga hangganan at lawak ng teritoryo ng Pilipinas. Sa nakaraang aralin, natutuhan mo ang kinalalagyan ng bansang Pilipinas sa Asya at sa mundo. Natukoy mo rin ang relatibong lokasyon nito gamit ang mga pangunahin at pangalawang direksyon na nagpapakita ng bilang isang bansa, ang Pilipinas ay may tinatawag na teritoryo. Ngayon naman ay subukin natin ang iyong kaalaman tungkol sa lawak ng Pilipinas. Basahin ng mabuti ang bawat tanong at sagutan ito sa iyong papel. Isulat ang titik ng tamang sagot. Kamusta ang iyong paunang pagsusulit? Nahirapan ka ba? Kung ikaw ay nakakuha ng score na 3 pataas, binabati kita. Kung ikaw ay nakakuha naman ng 3 pababa, huwag mag-alala sapagkat ito ay sumusubok lamang sa iyong kaalaman tungkol sa bansang Pilipinas. Ngayon naman ay balikan natin ang ilan sa iyong mga napag-aralan. Ito ay tutulong sa iyo na maiugnay ang ating paksa sa araw na ito. Panuto. Iguhit sapat lang ang arrow up kung gawing hilaga. Arrow right kung sa silangan. Arrow down kung sa timog. At arrow left kung sa kanluran ng Pilipinas. Makikita ang mga lugar o bansa na nasa ibaba. Number 1. Dagat Celebes. Number 2, Indonesia. Number 3, Taiwan. Number 4, Bashi Channel. Number 5, Dagat Sulu. Sa aralin na ito ay iyong malalaman kung gaano kalawak ang sakop ng Pilipinas at kung hanggang saan din ang hangganan nito. Dahil bilang isang bata, mahalagang malaman mo ang teritoryo ng bansang Pilipinas dahil ang teritoryo ng bansa
ang siyang napapahiwatig na may kakayahang manirahan at mamuno ang tao. Higit sa lahat, ang teritoryo ng bansa ang siyang nabibigay sa atin ng karapatan na maging malaya sa mananakop ng mga dayuhan. Ang teritoryo. Ang teritoryo ay karaniwang tinutukoy bilang isang pagmamay-ari ng nasasakupan. Ito ay tumutukoy sa lupang tinitirahan. Pinagkukunan ito ng mga likas na yaman na kailangan at magagamit ng mga mamamayan na naninirahan sa nasasakupan nito. Ang Pilipinas ay may tinatawag na pambansang teritoryo. Ito ay batay sa Artikulo 1 ng Saligang Batas ng 1987 na nagsasabing ang lahat ng mga pulo, kalupaan, katubigan at himpapawarin, kasama na rin ang dagat, teritoryal, ang ilalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular at iba pang pook submarina nito. Ang dagat at karagatang nakapaligid, nakapagitan at naguugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging anuman ang lawak ng dimensyon, ay bahagi ng panloob na dagat at karagatan ng Pilipinas. Sa mapa sa ibaba, makikitang ang Pilipinas ay bahagi ng Timog Silangang Asya. Humigit-kumulang sa 1,000 kilometro ang layo ng Pilipinas kumpara sa laki ng kontinenteng Asya. Ito ay napapaligiran ng mga bansang Taiwan, China at Japan sa hilaga. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na naglalaman ng humigit-kumulang 7,641 na mga pulo na may kabuuang lawak na 300,000 kilometro kwadrado. May 1,851 kilometro ang haba mula sa hilaga patimog at umaabot naman sa 1,107 kilometro ang lawak nito mula sa kanluran pasilangan. Ang bahaging dagat nito ay may sukat na 438,957 na milya kwadrado. Ang 70% ng Pilipinas ay binubuo ng Luzon at Mindanao. Ang Pilipinas ay mas malaki kaysa Great Britain. Halos kasing laki naman nito ang bansang Italy. Kaya kung ikaw ay sasakay ng eroplano mula Batanes hanggang Sulu, malalaman mo na rin ang distansya ng Denmark papuntang Italy. Hindi dambuhala ang Pilipinas at hindi rin man ito katiting. At dahil kalat-kalat ang mga isla natin, ay malawak rin ang teritoryong nasasakupan nito. Maraming teritoryo ng Pilipinas ang inangkin ng mga karatig bansa nito. Ito ay bunga ng pagkakaroon ng overlap sa mga teritoryo. Ang mga sumusunod ay mga teritoryong inangkin o inaangkin ng ibang bansa. Benham Rice. Matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Aurora, ang talampas na nakalubog sa ilalim ng dagat Pilipinas. Pinaniniwala ang maraming mineral sa nasabing talampas. Spratly's Island o Kalayaan Group of Island. Bahagi ito ng Palawan at napapalibutan ng dagat na mayamang sa isda at malalaking batuhan. Panatag Shoal. Tinatawag ni Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Ang katubigang ito ay nasa silangan ng Zambales. Sa kasalukuyan, nasa kontrol ng China ang Shoal habang hindi pa naayos ang problema tungkol dito. Hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pag-aangkin ng karatig bansa sa mga isla sa teritoryo ng Pilipinas sapagkat ito ay nagtataglay ng mga likas yaman. Tandaan! Ang Pilipinas ay isang kapuluan na naglalaman ng humigit-kumulang 7,641 na mga pulo na may kabuuang lawak na 300,000 kilometro
kwadrado. May 1,851 kilometro ang haba mula sa Hilaga patimog at umaabot naman sa 1,107 kilometro ang lawak nito mula sa kanluran Pasilangan. Ang bahaging dagat nito ay may sukat na 438,057 milya kwadrado. Ang 70% ng Pilipinas ay binubuo ng Luzon at Mindanao.